Welcome to Donmar TV News Channel. Kahapon po ay formal nang ipinakita ang mga tren na gagamitin sa MRT 7 sa tulong ng naturang bagong transportasyon, magiging mabilis at maginhawa na ang biyahe mula Quezon City patungong Bulacan. Mas makabago, mas malawak at mas komportable. Ito ang mga bagong train sets na gagamitin para sa inaabangang Metro Rail Transit o MRT Line 7 project ng pamahalaan. Kahapon sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte, opisyal na itong ipinakita sa publiko. Sa gitna ng programa, ang presidente isa-isa pang ininspeksyon ang mga bahagi nito para matiyak ang kalidad. Ayon kay Pangulong Duterte, target ng gobyerno na masimulan ang partial operations ng MRT 7 sa susunod na taon. We can proudly say that this new metric rail transit system, which spans more than 24 kilometers from North Avenue in Quezon City to San Jose del Monte in Bulacan. It is a world-class mode of transportation for the benefit of the people. The project is more than 60% complete, and we are committed to make it partially operational by fourth quarter of 2022. Inaasahang magkakaroon ng 14 na istasyon ang MRT 7 mula sa North Avenue sa Quezon City hanggang sa San Jose del Monte sa Bulacan. At kapag ito'y natapos na, kumpiyansa ang administrasyon na malaki ang maitutulong ito sa buhay ng mga Pilipino. The MRT project will provide the public with fast, efficient, convenient, safe and reliable transportation system that would result in the increased productivity of workers and businesses in Metro Manila and its nearby provinces. Kasama rin sa programa kahapon ang mga namumuno sa pagpapagawa ng 77 billion pesos project na sina Transportation Secretary Arthur Tugade at San Miguel Corporation President Ramon Ang. Sa kani-kanilang mensahe, kapwa nila tiniyak na paigtingin pa ng mga kinaukulan ang mga hakbang para sa proyekto nang agad na itong mapakinabangan ng ating mga kababayan. Bukod sa kanila, nasa aktibidad din sina Senator Christopher Bongo, Quezon City Mayor Joy Belmonte at iba pang matataas sa opisyal ng pamahalaan at pribadong sektor. Ang MRT 7 project ay naikasa sa ilalim ng public-private partnership at sako pa rin ng Build, Build, Build program ng Administrasyon Duterte. Ang sabi ni Mr. Duterte, isa sa mga tumatakbong presidente ika sa darating na halalan sa papasok na taon ay nagamit ng cocaine na isa pong pinagbabawal na gamot, no? O illegal drugs. You also talk about the weak leader who appeared to be banking on the name of the father. Maraming mga ano eh. Ako, pinobserba ako yung body language, pati pagsasalita ng Pangulo. Kahapon, sabi niya, I'm just asking what contribution has he made para sa Pilipinas, siya lang ang gusto kong tanungin. Tandaan po natin, ang manok ni Presidente ay si Bongo. No? Yun ang siyang gusto niya maging Presidente. Wala pong binanggit na pangalan si Pangulong Duterte, pero sinabi niya na yung kandidato na may hilig dito sa the drugs na ito, yung cocaine, ay kilala raw sa mga dato, no? Yung mga mayayaman both in Manila and in Davao, no? yun ang kanyang anong tawag nito. Kaya tinitingnan namin, ito ba'y parinig kay Bongbong Marcos? Parinig kay Manny Pacquiao? O kanino? No? Kasi tandaan ninyo, noong kabataan ni Bongbong Marcos, naging kaibigan niya si Rudy Parinas. No? At the time, may mga bulong-bulungan, hindi pa uso si Marites noon, pero may mga bulungan, bulong-bulungan, na mahilig sa powder yung kaibigan ni Bonget. Kaya nga nagagalit daw si Mrs. Marcos noon, pati yung lola niya, dahil na ba't siya nakikipagkaibigan doon sa mga mahilig doon. Pero hindi po napabalita noon
na nagamit siya. As a matter of fact, if you remember last election, nung inahamon siya na magpa-drug test, abay, call siya, no? Nag-call siya. Sabi niya, I'm ready to undergo any drug test, either for shabu, for cocaine, for marijuana, or anything. Yun ang ano. And I think, ganun din ang style niya ngayon. Si Manny Pacquiao, on the other hand, umamin siya nang nung bata siya, ha? Eh, nagamit siya niyan. Shabu, cocaine, crack, no? Kung ano man yon. But, siyempre, lahat tayo dumadaan sa pagkabata. May mga dumaan dyan na marijuana, di ba? Di ba si Presidente nagbiro? Sabi niya, nung bata siya, nasubukan din niya. So, wala akong ano rito. Ang importante sa akin, as an electorate, ngayon, babantayan ko, ano ka ba ngayon? Ha? Yung tumatakbo, malinis ka ba? Are you clean? Ha? Hindi ka na ba nagdodroga? Pero, meron namang, ay, alam niyo, mga marites, grabe. Pero mga sinasabi, hindi naman silang tinutukoy Mang Jay. Yung magaling sumayaw, kasi may binanggit si Presidente na magaling magsayaw. Hinitingin ako yung speech ni Presidente, meron nga. Eh, sino bang kandidato magaling sumayaw? Sana'y sumayaw. Di ba si Isko? Siya lang yung ano eh, magaling sa TikTok, di ba? No. Pero, napabalita bang gumagamit ko si Isko? Ha? Ako nagtatanong kasi hindi ko alam eh. I have no personal knowledge na si Isko ay gumagamit ng cocaine. Wala rin ako personal knowledge na si Bongbong Marcos gumagamit ng cocaine. Ang alam ko lang noon, nag-aaral pa ako sa kolehiyo, na may mga usap-usapan nga na nababarkada siya doon sa gumagamit ng cocaine. Ang alam ko, nung tumakbo si Presidente Digong, may nakalaban siyang tumatakbong presidente na talagang gumagamit ng cocaine at ako nasaksihan ko yun. Kaya kilala ko kung sino yung posible. Kasi it might be a slip of the mind on the part of the president nung tinukoy niya na kandidatong presidente. Baka, alam niyo naman, medyo may senior moments na ang presidente. 75 na yan eh. Baka naiisip niya na tumatakbo siya na may nakalaban siya na kandidatong presidente na nagkukokain. Yun talagang 100% yun. Oh, talaga may nakalaban siya. So, yun, inaamin naman ni Pacquiao na nung bata siya, eh, pinagdaanan din niya yan. Eh, alam niyo, talagang maraming pagsubok sa buhay, no? So, yan ang kasaysayan ngayon, no? Kaya, bigla akong naisip si Bato, eh. Kasi nakita ko sa post niya, Sabi ni Mrs. Bato, no? Sabi niya, we're back to regular programming. Sabi niya, balik Senado because the Senate still needs people like you. Sabi niya doon sa asawa niya kay Ronald, no greed, no selfishness, no personal hidden agenda, just a pure, clean heart, burning patriotism, and genuine willingness to serve and even die for his country. For the past month's interviews lang, but it was worth it po because people are not aware of your caliber. Dito lang po kami always rallying behind you. Yan. Sabi naman ni Bato sa kanyang tweet, back to where I belong, my family. After withdrawing my candidacy, I'm so lucky to have this great support system unlike other politicians na walang klarong pamilyang uuwian. Loko rito si Bato eh. Ha? Meron pang nahihirit pa eh. Oh. So okay. Anong tawag nito? Politika. Talagang sa politika, meron mga tapunan ng putik. Meron sa inyo dyan, ayaw ng tapunan ng putik, I'm sure. Meron din naman na gusto, nagtatapunan ng putik para makilatis natin ng gusto kung sino itong mga kandidatong ito. Baka nga, magkamali tayo. So, may advantage and disadvantage yung pagtatapunan ng puti. Pero if they can elevate the campaign on higher grounds at sabihin nila kung anong binabalak nila, anong plano nila for the Philippines at sa mga Pilipino, mas maganda. Okay, comments muna tayo before we proceed to our next topic. Sabi ni Mayet, a drug users or cocaine user will be
like BBM din siguro maganda kasi lutang ang idea, well-mannered, maganda na napalaki ang anak din siguro. Siguro nga cocaine user siya, sabi ni Mayet. Ano sabi ng iba? Sabi ni Lizelle Contreras, dapat po bang magsalita ng ganyan si PRRD? Presidente po kaya, presidente po kayo. Kaya kayo dapat respeto. Kung gusto niyo po si Bongo, ayaan niyo po ang taong bayan na mamili, huwag po kayong manira. Tama rin naman si Lizelle. Leave it to the candidate, Mr. President, for Christ's sake. Di ba? Huwag mo nang pakialaman yan. Presidente kayo, tumatakbo ka, Senador. Yung mga kandidatong presidente, bayaan mo sila. Kung gusto nilang magkulapula ng puti, kung gusto nilang mag-high grounds, let them be. Tama yung comment ng isang viewer natin, ano? Hindi ka ang kandidato, Mr. President. Sabi ni Blenny Nemenso, malamang matala sa Philippine history na may naging presidente na Praneng Marites at kapito ko sa pwesto by hook or by crook. Kawawa naman mga po